Hello mga kababansa ko. Muli, nagbabalik tayo sa himpapawid, no? Atin pong i-discuss ulit kung sino yung mga tunay na magnanakaw ng kasaysayan ng bansang Pilipinas. Ano po? So, ang pinakang una po dito na magnanakaw ng kasaysayan ay itong si Emilio Aguinaldo. Ano? So, hindi lang natin maintindihan kung bakit itong mga historian ay pinagpapatuloy na kilalaning national hero itong si Emilio Aguinaldo at unang presidente daw ng Pilipinas. So, yung gumagawa ng ganitong istorya, kabilang yan sa magnanakaw. Ano po? Totoong magnanakaw yung nagsasabi na si Emilio Aguinaldo ay bayani at si Emilio Aguinaldo ay unang presidente. Ano po? Yan po ay walang katotohanan. Ano? Kaya yung gumawa ng ganyang istorya, malaki ang pananagutan sa batas pagdating ng panahon. Ano? Kasi kabilang siya sa manluloko. Ano? So ito po ay listahan ng mga INTSEK, ano? Na naandito sa Wikipedia. Diyan nyo po makikita ang mga magnanakaw. Ano? Yan ang totoong INTSEK na mga magnanakaw. Kaya sila nakakagawa ng ganyang kasaysayan dahil po 1594 nandito na itong mga INTSEK na ito eh. At ito ang gumagawa ng maling kasaysayan sa Pilipinas. Ano po? At yan ay malilinawin natin kung paanong nangyari yan. Ano? So, bibilangin lang natin dito yung mga magnanakaw ng kasaysayan ng Pilipinas. Ano? At na maparusahan itong mga lukulukong INTSEK na ito. Ano? So, si Emilio Aguinaldo, isa. Ano? Lukulukong INTSEK. No? Si Corazon Aquino, lukalukang INTSEK. Si Benigno Aquino Junior, yung asawa niya, lukulukong INTSEK din. Mga Fujian Chinese po yan, ha? Si Benigno Aquino III, lukulukong INTSEK din yan. Ano? Sino pang lukuluko rito? Ito, di natin nagsigurado kung lukuluko din ito si Herbert Bautista. Pero medyo may pagkalukuluko rin dahil naglalagay siya ng mga anong tawag, welcome to Philippines province of Fujian China sa Quezon City, ano? At saka nag-i-entertain niya itong mga naglalagay dyan ng mga sawa, ano? Yung mga display na dragon na parang ano, kumbaga gate ng ano, INTSEK, ano? So, sino pa pwede nating kilalanin dyan mga loko-loko? So, ito si Kwan. Dali ha. Kwan lang natin ha. I-clear natin. Sino pa? Okay. Ito. Ito, loko-loko ito si ano. Si Duterte ano. Kasi gusto niya gawing province ng Fujian China, Pilipinas ano. Kaya loko-loko yan. So, binibilang lang po natin dito ay yung mga loko-loko, no? Si Bongo, may pagkaloko-loko rin to dahil ka-partner siya nito ni si Jinping at saka ni Duterte. Kasi gusto nilang gawing province ang China. At sabi ni Duterte, si Bongo ay first Chinese tag dito. Sinasabi niya yung senator sa Pilipinas. So, mga loko-loko ito, ano, mga Fujian Chinese sila. Si Rodrigo Duterte at si Bongo ay kapwa loko-lokong Fujian Chinese, ano. Di na sila nahiya sa kasaysayan ng Pilipinas at pati si Rizal ay itinamay pa nilang gawing INTSEK, ano, kapwa INTSEK nila. Umuwi na lang kayo, Bongo, ano, ikaw Duterte sa China. Mga gago kayo, ha. Mga loko-loko kayo. Tayo kayo sa Pilipinas pagkatapos kung ano-anong gagawin nyo sa kasaysayan ng Pilipinas, ha? Okay, so di natin kilala ito si Gislapit kung anong papel nito sa ito si Alfredo Lim ay loko-loko rin to. Isang to, bakit loko-loko? Pero po naman, ito pati ito People's Liberation Army gagawin niyang national hero ng Pilipinas, no? Hindi namatay sa Beijing itong People's Liberation Army, pwede mo bang gawing national hero ng Pilipinas si
General Yefe. Hindi pwede kasi ang qualified lang maging hero dito sa Pilipinas yung hindi pumatay ng Pilipino at hindi lukulukong kabataang makabayan. At saka dapat ang qualified dito yung namatay para ipaglaban ang bansang Pilipinas, hindi yung ancestors. So mali kayo ha, mga gonggong kayo, mga INTSEK kayo. Sino pa? Ang lukulukong INTSEK dito. Ah, si Limahong, lukulukong INTSEK talaga yan. Sino pa? Hanapin natin yung mga lukulukong INTSEK. Gonggong na INTSEK. Sino pa? Ito si ano, lukulukong INTSEK ito. Ito si Bung Rebella. Ay bakit? Nagnakaw siya, kasama niya si Janet na pulis eh. Diba? Tapos ito si Rizal, dinamay nila para naisama dyan sa mga lukuluko. Hindi totoo na siya INTSEK ano. So sino pa? Puro propaganda ito nandito. Ito, lukuluko rin itong si Cardinal Sin, kasi kung ano anong ginawa niya, kaya nabago ang history ng Pilipinas. Kinampihan niya si Kuya Kino at pinalaya yung kapwa Fujian Chinese niya na murderer o killer, hangman na si Jose Maria Sison. So ito kapwa, ito lukuluko ito, pinawalan ito ni ano, si Jose Maria Sison, pumatay ng maraming Pilipino. Kaya hindi qualified ito mga Chinese na maging national hero sa Pilipinas dahil pumapatay sila ng Pilipino ano, at saka pinapatay nilang kasaysayan. So sila ay mga lukuluko ano. Si Henry ay lukuluko rin kasi kabilang siya sa gumawa ng peaking history ni Dr. Si Rizal dyan sa Fujian, China ano. Mga lukuluko kayo no. Ito si Lucio Tan, nagnakaw ng $900 million sa mga mahihirap. At pagkatapos, ninakaw din niya itong Philippine National Bank sa Pilipino at ito rin Philippine Airlines, no? Kasama niya itong Fujian Chinese na si Aquino sa pagnanakaw ng airport ng Pilipinas. Kaya mga lukuluko nga itong mga INTSEK, ano? So, mga gonggong ito. Magbabayad sila ng mahal sa mga kalukuhan nila, no? Kung ayaw nyo madama at magbayad ng marami, bumalik na kayo sa China. Tiyak na bitay kayo eh. Mga loko-loko kayo. Hindi nyo mapapatunayan si Osiris sa isang INTSEK ano. So ngayon, tingnan natin kung sino yung loko-loko pa rito. Sinasabi natin loko-loko kasi puro kagonggungan, puro lulo nila sa China ang pinagmamalaki. Lulo daw nila sa China ang gumawa ng Pilipinas. Ano? So sino pa? Ito, si General Yepi, pumatay ng maraming Pilipino ito. Tapos ginawa ni Alfredo Rim na na national hero ng Pilipinas, pero hindi na namatay para sa Pilipino, pumatay ng Pilipino. At hindi siya namatay sa ilalim ng kalangitan ng Pilipinas na nababanggit sa paragraph 5, line 3 and 4 ni Dr. Si Rizal, na ang bawat Pilipino na dapat nagtatanggol sa bansa ay namamatay para sa Pilipino, hindi para sa INTSEK ano, at hindi sa political na dahilan. So wala kang makikita sa last farewell na dapat patay mo ang Pilipino at ipagmalaki mo ang pangalan ng inyong lolo ano, kasi ang pinagmamalaki ni Dr. Si Rizal pangalan ng bansa no, pangalan ng lahing Pilipino sa Pilipinas. So walang katotohanan ang ginagawa niya. Ito'y kaibigan ito ni Corazon Aquino ano. So ngayon, sino pa? Yung loko-loko na si Marcos, nasaan na ba si Marcos? Ano, kasi nag-away sila, kunwari nag-away sila ni Aquino, pagkatapos wala namang nangyari sa away. Puro kagonggongon lang. Ginawa lang pambalot yung kuha ni Emilio Aguinaldo. Ano? Nandito rin si Marcos eh. Hanapin natin si Marcos. Okay, nakita na natin si Marcos ano. Kabilang dito sa mga loko-loko ano. Marami kang pinagawa nga, pero yun ay tax ng Pilipino. Pero ang ninakaw mo ginto ng Pilipino, hindi mo yung ginto ano.
gintuin sa Pilipinas na minana ng na minana mo sa Kastila, na ninakaw mo. Ano? Nanakaw ng Kastila 'yon, ha? Sa lupa ng Pilipinas, hindi yung makukuha sa ano, sa ibang bansa. Dito yung galing sa bansang Pilipinas yung ninakaw mo. Ibalik mo na lang yan. Hindi mo yan Marcos Gold. Philippine Gold yan. Okay? E nasan yung kinita ng mining sa how many years na nandito ang Spain? So yan, ay questionable sa iyo yan. Ano, Marcos? Kaya magnanakaw ka talaga. So ngayon, kung hindi ka magnanakaw, dapat binalik mo ng matagal yung perang yan, yung gintong yan, dahil di yan sa iyo. Ano? Ayan, ay puro kalokohan ninyo. Ngayon, sino pa? Ibalik natin kay Marcos, ano? Ay kay Aquino. Kunwari nag-away yung dalawa, wala namang nangyari, ano? Kundi napapunta lang sa China ang kasaysayan ng Pilipinas. Bakit? Kung totoo siya na presidente, itong si Marcos, dapat din niya binigay kay Aquino. Dahil kapwa naman pala sila yung chick, alam niya ang layo ni Aquino. So bakit ganon? Si Aquino, itong Gonggong na itong mag-ina, ano, na reyna at saka prinsipe ng PDAP scam sa Pilipinas, ang ginawa ni Aquino, ano, ito yung namiki, ano, kasama sila lahat, of course, ng kasaysayan ni Dr. Si Rizal. So, ang ginawa niya noong 1986, ano, nagkunwari, nagrally sila, kunwari naglabanan, patatalsikin si Marcos, pero yung pala, pag-alis ni Marcos, ay pagsasamantalahan niya yung Philippine Constitution. Sa Philippine Constitution, at saka sa may Ultimo Adios, naka-interlock sila. Si Rizal may bansa, ano, at mayroong Diyos. Mababasa mo yan na si Rizal, si Dr. Si Rizal natin ay may bansa at may Diyos sa paragraph 1 at paragraph 13. Na yung bansa niya ay may Diyos na nag-ahari. Ano? So, hindi pwede na tanggalin mo yung salitang bansa, no, sa 1973 Constitution. Kasi parang tinanggalan mo yung Diyos ng bansa. At si Rizal, tinanggalan mo rin ng bansa. So, sa preamble lang 1987, wala na po kayong mababasang salitang bansa or nation. Dahil ninakaw na nitong hayop na itong si Aquino. Wala na tayong bansa sa 1987 Constitution. Ganyan po kagago itong flag ni Emilio Aguinaldo. Ano? Kasi ina-align nga po nila yung salitang bayan. Kasi ang Pilipinas, ginawa ni Emilio Aguinaldo na bayan. Ay sinong karatig bayan ng Pilipinas sa buong mundo? Di ba mga bansa, mga karatig bansa, ay bakit magiging bayan ng Pilipinas? No? Saka nakakita na ang karatig bayan ng Pilipinas ay mga bayan din. Eh di ba lahat yun ay bansa? Kaya dapat baguhin yung bayang Magiliw, gawing bansang Magiliw. Ganyan tayo niluloko, ano, nitong Emilio Aguinaldo family. Ano? Pag sinabing Emilio Aguinaldo family, yun yung caretaker ng flag ni Emilio Aguinaldo ng mga INTSEK. So ngayon, itong luka-luka na ito na si Corazon Aquino, no? So, bago niya tanggalin, mawari yung asawa niya ay nagpatay-patayan dyan sa Juan. Dyan sa airport, no? Huwag po kayo maniwala, drama-drama lang yan. Ano? Malaki ang kalukuhan yung mga INTSEK, ano? So, yan, patay-patayan lang yung mga yan. Gumawa lang ng drama. Pagkatapos mamatay, yung airport na pa sa pangalan na ng Fujian Chinese na si Aquino Jr. O, ngayon, yun namang aeroplano, nasa Fujian Chinese din na si Lucio Tan. Pagkatapos na magnakaw ng $900 million, no? Reported dyan sa World Bank. Kaya yan, ay gawa-gawa lang yan, kunwari, revolution na yan. Huwag kayo maniwala dyan, no?
At yan ay kalukuhan. At si Corazon Aquino, Fujian Chinese din yan. At kasapakat niya si itong si Duterte. Fujian Chinese din yan. At si Duterte ay taga Xiamen. Yung galing ang Shabu sa Xiamen. At doon din galing si President Xi Jinping. Gobernador yan doon. Ngayon itong Gonggong na ito si Benigno Aquino, siya ang naglipat noong 2011, September 1 hanggang September 3 ng kasaysayan ni Dr. C. Rizal kung ano ang address ni Dr. C. Rizal diyan sa Siangukon Village. Kaya itong mga lukulukong itong INTSEK na ito ay malaki ang bayarin, ano, kasama yung Chinese Chamber of Commerce sa pagluluko at panggagantso sa kasaysayan ng Pilipinas. Kaya magulo sa Pilipinas. Ano po? Okay, so ito po ano? Ito po ang totoong kasaysayan natin, ano? Ito po ay sinalaysay ng ating pambansang bayani, no? Sa kanyang huling sulat mula sa kanyang huling hininga ng buhay. Ano po? Ang hininga po ng buhay hindi po galing kahit kaninong tao o kahit kaninong magulang. Pag sinabing hininga ng buhay, breath of life na mula sa Diyos, ano? At yan ay from the very beginning nag-exist na. At ang tawag niya sa breath of life, espiritu, no? Or kaluluwa ng tao. Yan pong kaluluwa ng tao, hindi po yan galing sa pare, hindi yan galing sa politicians, hindi yan galing sa kahit kaninong historians, ano? Kaya yung mga historians na napike sa Pilipinas na mga INTSEK, magtago na kayo dahil sa pamimiki ninyo, ano, umuwi na kayo sa China. Ah, dahil yung kaluluwa ni Jose Rizal, hindi pag-aari ng INTSEK, no? Pag-aari yan ng Diyos na andito sa paragraph 14, ano? Paragraph 13, ano? So, si Dr. Jose Rizal, wala siyang sinasabi dito na siya ay lahing INTSEK, ano? At hindi niya pinagmamalaki ang mga pangalan ng INTSEK, no? Ganun po yan. Kasi po itong mga INTSEK na ito, ang pinagmamalaki nila ay pangalan nila, ano? So, makakita natin yan doon sa kanilang mga pinagsasabi dyan. So, hanapin nga natin, ano? Yung pinagmamalaki nitong mga INTSEK na ito. Ito, sa New China. Nabuksan natin to. Ayan, nakakita nyo kung paano pinagmamalaki ni Xi Jinping, ano, yung kanilang lahi, ano, kasi ginawa nila nakalahi si Jose Rizal, ano, nakita natin sa listahan, ano. So si Xi Jinping wala siyang pinagmamalaki dito kung hindi yung pangalan na dapat daw alalahanin o i-program ng mga Pilipino sa isip nila. At yan ang ang pinagmamalaki ni Xi Jinping sa buong mundo, yung kanilang mga pangalan, ano, yung pong nakita ninyo dito na listahan ng mga INTSEK, ano, yan yung sinasabi nilang proud names, ano, sa listahan ng mga INTSEK, no? So yan ang proud names, ano, hanggang dito kay General Yefe, kaibigan niya ni Corazon Aquino, ano po, yan, kaibigan niya nito ni Corazon Aquino, ginawa din niya national hero. O yan ang proud names nila. Pati si Jose Rizal, itinamay nilang isama dito. Katabi ni Limahong o kung sino man dyan na mga magnanakaw ni Lucio Tan, ano? At yan ang mga author na gumawa dito ng Peking kasaysayan ng Pilipinas. No, lahat po ito, ano? Yan yung sinasabi ni Xi Jinping na proud names. At yan yung sinasabing shared history, yung proud names. Dahil yung names na yan na sinasabi ni Xi Jinping, ano? Noong November 19, 2018. Ano po? Noong kasama siya ni ng kanya kababatang si ano si Duterte, kababata niya sa Fujian, China, sa Xiamen, ay wala silang pinagmamalaki kundi mga pangalan nila, pangalan ng mga INTSEK. Ano po? Tandaan nyo, pangalan ng mga INTSEK ang ipinagmamalaki nila. Pangalan lang, walang iba. Ano po? Ngayon, piniki nila ito si Dr. Jose Rizal, nilagyan nila ng ancestors. Hindi mo pwedeng lagyan ng ancestors si Jose Rizal sa ibang bansa. Ano po? Dahil wala po siyang ibang sinabing bansa na minahal niya at inibig
kung hindi ang Pilipinas. Kaya wala siyang ancestor sa ibang bansa. Ano po? Hindi niya minahal ang INTSEK. Ano? Kasi dyan nga sa China galing ang komunista at sa Kasyabo, mga mamamatay tao sila. Kaya hindi pwedeng maging mamamatay tao si Jose Rizal, dahil pag binasa nyo ang last farewell, walang pinatay si Jose Rizal. Ano po? Kundi ibinigay niya ang kanyang buhay sa bansang Pilipinas. Hindi niya ibinigay sa bansang China. Wala siyang pinagbigyang INTSEK ng kanyang buhay. Hindi siya sumuko sa INTSEK. Hindi siya sumuko sa Kastila. Kung susuko siya sa INTSEK, ay di susuko niya yung buhay niya kay Emilio Aguinaldo na pumatay ng kanyang kababata. Ito ay serial killer. Dahil pagkatapos mapatay niya si Dr. Jose Rizal noong December 30, 1896, after 4 months and 10 days pinatay naman niya yung kababata ni Dr. Jose Rizal na si Andres Bonifacio. No, kaya si Emilio Aguinaldo hindi qualified maging presidente, hindi rin siya pwedeng maging qualified na maging hero. Ang gumawa ng ganong kasaysayan ay mga kriminal. Ano po? Kasi sa paragraph 13, line 4, bawal ang INTSEK, you know, dayuhan o Pilipino na maging hero kung sila ay mamamatay tao. Kaya disqualified na dyan si itong si Emilio Aguinaldo sa pagiging hero. Ano po? So ito, si General Yepe, disqualified na rin po yan. Dahil pumunta siya dito sa Pilipinas para makipagpatayan sa mga Pilipino at sa mga dayuhan. Dahil ayon dito kay Xi Jinping, itong si General Yepe na People's Liberation Army na NPA or New People's Army, pumatay ng mga Pilipino dahil sa pagtatayo ng bagong China. Pag sinabing bagong China, sa kanila po yung Pilipinas, sa kanila rin po yung West Philippine Sea, sa kanila yung China. So ginawa nilang perlas ng silanganan pati yung China. Sa paragraph 1 at saka paragraph 4, ang bansang Pilipinas lamang po ang perlas na nasa silanganan. Tandaan po natin yan, ang perlas na nasa silanganan na sinasabi ni Dr. Jose Rizal ay bansa ng Diyos. Paragraph 1, line 2 and paragraph 13, line 5 and paragraph 4, line 3. Ano po? Ang Pilipinas ay bansa na tulad sa perlas. Ano po? So, yung China, hindi nyo mo pwedeng gawin perlas yan. Wala naman sa dagat yan, eh, nasa kalupaan. Kaya gusto nyo ng China na gawin perlas din yung ano, yung Fujian at saka yung China, dahil gusto nilang nakawin ang buong Pilipinas pati ang karagatan ng West Philippine Sea, dahil pati itong Vietnam Rice na nakawin din nila, dahil gusto nilang sila ang makinabang sa mga natural resources katulad ng oil, gas at saka minerals. Ano po? At gusto nila makontrol yung tax natin. So meaning aalipinin tayo. Sa paragraph 13, bawal alipinin ang Pilipino. Ano po? At bawal patayin ang Pilipino at bawal paghirapin, ano? Bawal nilang nakawan. Ganun po 'yan. Kaya po napakalaki pong bagay na itong last farewell ni Dr. Jose Rizal ay maintindihan natin, dahil ito po ay dokumento na ninanakaw ng China. Ano po? Ang last farewell po ay nagsasaad ng kasaysayan ng Pilipinas at kung sino ang Pilipino. Kung hindi ka Pilipino, makikita sa last farewell ni Dr. Jose Rizal kung anong klaseng tao ka. Ano po? Kung tao ka na masama, bawal kang pumasok sa sinasabing region of the sun. Ano po?
dito sa Sea of the Orient, kasi binawal ni Dr. si Rizal yan, kasi ang bansa ng Pilipinas ay kanyang isinalaysay bilang kaharian ng Diyos o bansa ng Diyos, pinaghaharian ng Diyos. Wala ditong naghahari na INTSEK or dynasty or Fujian dynasty na mula sa Sing dynasty. Ano po, dahil si Dr. si Rizal, ang ginawa nila, isiningit nila yung kasaysayan sa lahi ni Domingo Lamco sa panahon ni Sing dynasty. Basahin niyo po yung kasaysayang pangluloko at pangluloob nito mga INTSEK na ito, ano, na nasa listahan na ito, dahil ito nandito sa Pilipinas, nagiging politician sila, artista, para mangluko. Ano po? Kaya huwag kayo maniniwala sa mga artista, ano? Kadalasan po dito sa list of Chinese na ito, mga artista, mga mangagancho, mangluloko. Ano po? Kaya kita mo, tahimik sila sa pang-aagaw ng China sa kasaysayan. So, ang sinasabi dito, yung founding father daw ng Pilipinas, ayan po, sa paragraph, sa line 4, line 3 and line 4, ano, ng salaysay ni Dr. nitong si Jinping, founding father daw ng Pilipinas. Pag sinabing founding father ng Pilipinas, sila ang gumawa ng atmosphere ng 7,641 islands at ng kaluluwa ng mga tao dito sa Pilipinas. Loko-loko itong INTSEK na ito. Sino ba ang tao ang gumawa ng isang bansa? O kung tayo ang gumawa, tayo ang maging founding father ng China, tatanggapin kaya nila? Kaya ito mga gago talaga ito. Ito si Xi Jinping, ano? Loko-loko po yan. Kasi bakit loko-loko? Hindi niya naiintindihan yung sinabi ni Rizal, tapos inaangkin niya. So ngayon, ipapaliwanag po natin ang mga kalukuhan itong mga gonggong na ito na mangagancho, ano? So ito pong mga gonggong na mga INTSEK na ito, ano? Nandito sa Pilipinas, ano? Mula noong 1594, wala nang ginawa kung hindi manira ng kasaysayan ng bansang Pilipinas. Ano po? So si Emilio Aguinaldo ang pinakang masamang tao, ano po? Sa buong mundo, pinilit pa rin niya na gawin niyang hero yung sarili niya, ano? Disqualified po siya sa pagiging hero kasi oppressor nga po siya na tulad ni Duterte, hangman din siya na tulad ni Duterte at kapwa sila INTSEK, ano? At sila, ang gusto nila mamatay sila alang-alang sa pangalan ng magulang nila, ano po? O, dito sa sinasabi ni Dr. si Rizal, hindi ka dapat mamatay sa pangalan ng ano mo, ng mga magulang, ano? Dapat mamatay ka para sa bansa. Basahin niyo po ang sinasabi ni Dr. si Rizal. Di ba? Sila, kaya sila pumapatay ng Pilipino ay para sa pangalan ng kanilang mga magulang, ng kanilang ancestors, para maitayo itong sinasabing New China. Kaya itong si General Yepe, na kaibigang matalik ni Duterte, at kababata din ni Corazon Aquino, no? Na nabubuhay pa yan, ay pinangako ang maging national hero ng Pilipinas. Ay namatay nga siya sa Beijing, kaya eto na si Xi Jinping ang nagdala ng pagiging national hero ni General Yepe. So, kaya sinasabi natin disqualified maging national hero ng Pilipinas si General Yepe. Dahil hindi naman siya namatay sa kalangitan para sa Pilipinas o para sa Pilipino, ano? Kasi ang pagiging hero, ano, ay dapat mamatay ka para sa bansang Pilipinas. Na yan, no, sa paragraph 5, oh. Di ba ba? Ang gusto ng Pilipinas, ha, ay makita natin, no? Ito, makita natin ang bansang Pilipinas kung nasaan siya. Hindi yung makita natin yung mga ancestors kung saan sila doon sa Fujian. Kasi hindi naman sinasabi na yung Fujian, siya yung bansang Pilipinas na nandito sa Sea of the Orient. Kaya pamimiki pong malaki yan. Malaking pamimiki ang ginawa dito sa kasaysayan ng Pilipinas. Dito mga Chikwa, ano? At sila ang magmaniubra dito. Na hindi pwedeng ganyan ang gawin nila, ano? So sabi dito, sabi niya, ang pangarap niya ay makita niya ang bansang Pilipinas na nasa Sea
of the Orient. Ano po? So, pag sinabing Sea of the Orient, hindi yan tulad nung sinasabing ito, ano? Kasi ito sinasabi, mga dagat din po ito sa silangan. Itong nandito, yan, yan. Ito. Okay. Hanggang dito po, dagat ng silangan yan. No? Yan. Okay. So, pag sinabing dagat ng silangan, so ito naman po, dagat ng kanluran, ano? Atlantic Ocean, ano? So, Atlantic Ocean. Ngayon, pagdating dito sa sinasabing, sorry po ha, magbilis gumalaw kasi itong mapa ng planeta natin dito sa NASA, ano? So, didiscuss lang po natin dito talaga, ulit-ulitin, no? Na ito yung Arctic Sea. Ano? Mayroong bahaging Western Hemisphere Ocean or Sea, no? Itong nasa tuktok to, ito ng North Pole, no? So, itong bahagi nito, Eastern Hemisphere, may sea pa rin dyan, may karagatan pa rin po dyan, ano? Arctic Sea, mayroong bahagi po dyan ang karagatang nasa silangan. Itong Baltic Sea, karagatang nasa silangan din po yan. North Sea, karagatang nasa silangan, hanggang paglabas dito sa may Biscay. Tapos, Pacific Ocean na, ano? So, ay, sorry, Atlantic Ocean. Okay, pag pumasok ka dito sa bahagi na ito, meron pa rin diyang Western Sea, ano? Bahagi ng Western Sea, you know? Kasi ang pagitan po ng Eastern Hemisphere at saka Western Hemisphere ay ito pong imaginary line from North to South Pole na tinatawag nating primary dyan. Dadaan po yan dyan sa Greenwich Mean Time. Tapos dito, okay? So, any oceans or part of the sea na nasakop ng eastern side of prime meridian, no? Ayan po ay Eastern Hemisphere. Mga bahagi ng Eastern Hemisphere. So ito, malaking bahagi ng Mediterranean Sea ay bahagi ng Eastern Hemisphere Ocean, ano, sea. Ano? Kasi naglusot lang din naman dito itong Atlantic Ocean, eh, di ba? Tumagos na, dagat din naman yan, no? Bahagi kung baba, kung iisipin mo, no? So, gumawa lang ng mga kanya-kanyang geography, ano? Para makita lang yung mga boundaries, ano? So, ito ay Mediterranean Sea. Silangan pa rin po yan, pati itong Baltic, ito Black Sea, ano? Itong Persian Sea or Persian Gulf, pati itong Red Sea, no? Dagat pa rin po ng silangan yan, ano? Pero yung sinasabing malayong silangan, ito yung from prime meridian going to the 180 degrees of the Eastern Hemisphere, dito sa 120 degrees, ano? Dito tumama yun, 120 degrees, ano? Bagay ito ng sinasabing Sea of the Orient o sinasabing dagat sa malayong silangan. Ano po, yan. May mga dagat sa pagitan ng mga bansa na nasa Southeast Asia at saka dito sa may Northwest Asia o Japan and Russia. No? At dyan nga po pumapasok yung sinasabing on close. No? So, dito sa kasaysahan ni Dr. Si Rizal, no? Pasok din yung sinasabing on close kasi binilugan niya eh. Bago siya mamatay, binilugan niya. Ano? Nagsulat siya doon sa table niya, ano? Sa papel, ini-imagine niya kung ano para hindi mapapunta sa kamay ng dayuhan ng Pilipinas. So, gumuhit siya, ano? Tinulad niya ang Pilipinas sa isang perlas, ano? Sa dagat ng malayong silangan. At ito na po ang lumabas, ano? So, ito po, hindi pwedeng tawaging bayan. Ano po? Dahil lahat ng nandito sa karatig bansa ng Pilipinas, hindi naman bayan. Mga bansa po yan. Ano po? Kaya po, walang karatig bayan dito ang Pilipinas. At ang Pilipinas, hindi karatig bayan ng ibang bansa. Karatig bansa po ng ibang bansa
ang bansang Pilipinas. Ganyan po yan. Kaya ang manggagantso na incheck na si ano ay dapat talagang bitayin itong si Emilio Aguinaldo at itong mga gumagawa ng picking kasaysayan. Dapat firing squad sila. Dahil si Dr. si Rizal, ang pinaglaban niya, bansang Pilipinas, ano po? Hindi siya pumatay ng Pilipino kung hindi ipinaglaban lamang nila ang Pilipinas, ipinagtanggol. Makikita niyo po yan sa paragraph 1 and paragraph 2 na Pilipinas, ang mga Pilipino sa Pilipinas, ipagtanggol ang bansang Pilipinas, hindi paghati-hatian. Kaya po yan gumagawa ng bogus organizations dito na Moy Moro at saka may New People's Army at may People's Liberation Army at merong sinasabing mga kung ano-anong mga army, mga Moro Army, Moro Liberation Army, Bangsa Moro, ay pwedeng bitayin yan. Ano? Bakit? Hindi sila Pilipino eh. Mga natuto lang silang maging Pilipino. Ano? Pero hindi nila alam ang sinasabi ni Dr. Sirizal. Oh. Dito, hindi mo pwedeng, hindi ka pwedeng magtayo ng Liberation Army dito sa Pilipinas. Ano? Kahit na anong klaseng army yan. Kung hindi, army ng buong Pilipinas. Hindi kayo pwedeng maglagay ng kanya-kanyang army bawat probinsya. O yung autonomous region yan. Hinahati-hati nyo ang Pilipinas. Ang Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, iisang bansa yan. Yung porque naging Moro kayo, magkaroon na kayo ng sariling bansa, adi magpati lahat ng Kristiyano, magkaroon ng bansa, adi wala namang mangyayari nito. Kaya huwag na kayong gumawa ng Moro, NPA, kung ano-ano, kasi bansa na nga Pilipinas, bago itong si Emilio Aguinaldo. Ano po? So ngayon, ilang beses sinabi ng Dr. Sirizal? 5 beses sinabi na bansa ng Pilipinas, kaya walang bansa Moro at NPA bansa o bayan ng NPA sa Pilipinas. Ginugulo nyo lang ang kasaysayan eh. Paragraph 1, paragraph 2, paragraph 8, no? Paragraph 10, paragraph 13, sinabi ni Dr. Sirizal na bansa ang Pilipinas. Ilang beses na sinasabi niya, makukulit kayo, gagawa pa kayo ng kung ano-ano kasi gusto nyo magnakaw ng resources at magkaroon kayo ng dynasty. Ano? Makukulong lamang kayo kung sino mang gumagawa ng dynasty dyan. Ano? Hindi pwede yan. Bawal yan sa kasaysayan. Niluluko nyo lang si ang kasaysayan ng Pilipinas. Huwag na kayong manggancho. Kayong gumagawa ng Bangsa Moro at kayong gumagawa ng komunista. Dahil dito, bawal ang mamamatay tao. Ang pinapatay lang dito, sabi ni Dr. Sirizal, yung pumapasok sa bansang Pilipinas, hindi yung kapwa nyo Pilipino. Ngayon, bakit kayo papatay? Maggagawa kayo ng sariling army at papatay ng Pilipino. So, meaning, hindi kayo Pilipino, dapat kayo bitayin. Yung sino yung mga leader na yan? Ay, isasalang yan sa death penalty. Ano? Yung leader ng Bangsa Moro at mga miyembro niya, na mga major na miyembro, ay sasalang yan, pati itong mga Communist Party of the Philippines, no? Dapat wala kayong presensya sa Pilipinas dahil sa Pilipinas bawal pumatay ng kapwa Pilipino dahil ang sabi bansa ito ng Diyos. Kung naniniwala kayo kay Dr. Sirizal ay dapat isuko nyo ang buhay nyo sa bansang Pilipinas, tigilan nyo na yung paggagawa ng political dynasty rito. Ano? Bawal dito sa bansang Pilipinas yan. Ano? Ang pwede lang dito, ipagtanggol nyo ang mga Pilipino, huwag kayong gagawa ng pumatay ng kapwa Pilipino. Ano? At yung mga kabata makabayan ay dapat doon kayo sa China. Ano? Kasi ang kinikilala nyo ay yung mga ancestors nyo. Anyway, ang founder po ng Communist Party of China or dito sa Pilipinas nagsimula noong 1968 ay taga Fujian, China. Ano po? Kaya hindi pwedeng sasabihin ni Dr. Sirizal na siya ay INTSEK at yung Pilipinas inaagaw niya sa mga Pilipino. Kaya po bawal maging INTSEK si Dr. Sirizal. Ano po? Hindi pwedeng agawin ni Dr. Sirizal yung bansa niya na bansa na niya mismo. Aagawin niya dun sa Diyos niya.
At hindi niya pwedeng pagharian ni Jose Rizal yung Diyos niya. Dahil si Jose Rizal nga nagsabi na hari niya yung Diyos eh. So paano sasabihin ng mga INTSEK na ang founding father ng Pilipinas ano ay itong mga pangalan na ito ng mga INTSEK. At pa si Rizal isinama nila, dinamay nila. Mga lukulukong INTSEK, umuwi na kayo sa ancestors nyo. Ano. Kaya itong sinasabi ni Xi Jinping, yan ay pamimiki. No? Pagsira sa kasaysayan ng tao. No? Walang Eden na tinawag si Jose Rizal na dumating ang kanyang ancestors na nauna sa Diyos. Yun po ang ibig sabihin yan. Ano po? Pag sinabi po nating Eden, ano? Pag pinag-aralan po natin ang sinabi ni Dr. Jose Rizal, di po ba? Di po ba sabi ni Dr. Jose Rizal, farewell, beloved Eden. Di ba? Iisa lang yan eh. Farewell, beloved country. Farewell, beloved pearl. Pearl, farewell, beloved Eden. Iisa lang po yan, ano? Yung Eden ay siya yung bansa niya. Yung perlas na sinasabi niya, yan din yung bansa niya. Ano? So, inihilin tulad ni Dr. Jose Rizal ang Pilipinas sa isang perlas. Ano? Ganun po yan. So, ito ang China, hindi naman pwedeng gawing perlas to, di po ba? Wala naman siya sa dagat. No? So, yung bansang nasa dagat lang, ang tinawag niya perlas. At itong bansang ito, ay tinawag niya ding Eden. Ayan, ang pangalan ng bansang Eden o ng perlas ng Pilipinas, no? O ng perlas ng Pilipino, Pilipinas ang pangalan, hindi China. Ganyan po ang pag-unawa dyan. Ano po? So, ano ba yung sinasabing farewell, beloved country? No? Our Eden. Pag sinabing our Eden, Diyos ang gumawa ng bansa natin, Diyos ang nagahari, no? Ang pananampalatay ng mga tao ay hindi yung pagpatay ng kapwa Pilipino or pananakot, no? Natatanim ka ng droga, tatanim ka ng ebidensya, pasasabugin ka, babantaan ka, napapatayin ka. Ayan po ay pananakot ng mga Fujian Chinese, ano? Yung mga kabataan, mga kabayan galing din sa China, yan ang gumagawa niya, nananakot sila ng mga Pilipino. O, yung ba ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal, takutin mo yung mga Pilipino, di ba? Si Jose Rizal, inaawitan niya yung kapwa niya Pilipino sa bansa niya. Ipinapanalangin niya yung kapwa niya Pilipino dito sa bansa niya. So, malayong maging INTSEK si Jose Rizal, ano? Hindi niya pinanalangin kahit kailan itong mga Fujian Chinese, itong si Emilio Aguinaldo, dahil alam niya na yan ang papatay sa kanya at alam niya na yan ang papatay kay sa kababata niya si Andres Bonifacio at sa mga Katipunero. Ganyan po yan. Ano? So, kaya namamayagpag pa rin itong si Emilio Aguinaldo kahit patay na dahil yung mga tagapagmana ng bandila ng mga INTSEK, no? Ay yan ang mayroong kasalanan kung bakit nabago ang kasaysayan ng Pilipinas. Kasi ang pinagmamalaki nila, pangalan ng ancestors nila, hindi pangalan ng Pilipinas. Kasi itong mga INTSEK na ito ayaw maging dayuhan sa bansa natin. Gusto nila ang mga Pilipino ang maging dayuhan sa bansa natin. Ganun po yan. Ganyang kaluko-luko ito mga kabataan, mga kabayan na ito ng China. No, itong mga Fujian Chinese. So, i-search nyo po yan. Lahat ng Fujian Chinese, makikita nyo yan kung sino-sino yan. Ano? Mga mangluloko yan. Ano? Yan yung nagbabago ng kasaysayan natin. Kasama ito si Robredo, nalaglag lamang sa dagat, hero na rin. Hindi pwedeng ganyan. Hindi yan ang base ng pagiging national hero. Kung national hero yan si Robredo, di dapat walang droga ngayon. Di ba? Wala yan. Hindi existing ngayon. So, ganun po yan. No? Wala makakapasok. Kung hero ang mga immigration officer natin ay hero, ano, babasahin nila itong may ultimo Diyos, ano, at hindi nila papapasukin itong mga mamamatay taong INTSEK at saka itong mga oppressor na INTSEK at saka nangaalipin na INTSEK. Kasi bawal sa Pilipinas ang mga alipin. So kayo mga nasa immigration ano kayo, bureau, ano? Saka sa custom bureau, basahin niyo itong may ultimo Diyos, ano? Huwag kayong magpapasok ng drug lord at saka ng shabu
para patayin ang mga kapwa niyo Pilipino. Kung Pilipino kayo, kung hindi kayo Pilipino, dapat magpa-firing squad kayo. Isuko niyo yung buhay niyo sa Pilipinas dahil dito bawal ang mamamatay tao, bawal ang manggagantso, mangluloko. Dahil Diyos nga po ang naghahari dito, ano po? So ganun po, ito po ay bansa ng Diyos, sabi ni Diktoro si Rizal, hindi bansa ng INTSEK. Ano po? So sabi dito ni Diktoro si Rizal, ulit natin, no? Ibinigay daw niya ang kanyang buhay, no? Hindi kay para kanino? Para sa foreigner, sa kaibigan niya, hindi, di ba? So hindi siya nag-alay ng buhay sa foreigner, hindi din siya nagbigay ng dugo. Kaya hindi niya ipinamana yung dugo niya para gamiting lason laban sa mga sweet foreigner ni Dr. Si Rizal. Pag sinabing sweet foreigner, ibig sabihin yung karatig bansa, ano? Yung mga naniniwala na Pilipinas ay hindi bayan ni Emilio Aguinaldo kundi bansa ni Dr. Si Rizal. Ano po? So, yan po yung kaibigan ni Dr. Si Rizal, ano? So, yung gumawa ng bayang magiliw, hindi kaibigan ni Dr. Si Rizal, kaya yan ay dapat tayo hulihin. Kasi wala pong bayang magiliw dito. Ang magiliw po dito ay bansa, ano? Walang bayang magiliw. Kaya yung mga bayan na gumawa ng plug ni Emilio Aguinaldo, dapat hulihin, ikalabos, ano? Kasi sila ang dahilan kung bakit napuprogram ang mga kabataang INTSEK. Inaakala nila na ang Pilipinas bayan nila ng Fujian dito sa dagat ng Silangan. Kaya inaangkin nila itong West Philippine Sea. Ganun po yan, ano? So, wag nyo pong nakawin ang kaisipan ng mga apo ninyo, ano? Para tawaging bayan ng Pilipinas. Ano? Ang Pilipinas walang karatig bayan, no? Puro karatig bansa. At ang karatig bansa, hindi niya karatig bayan ang Pilipinas kundi karatig bansa. Yan ang sinasabi ni si Rizal, ano? Diyan siya galing sa bansa, hindi sa bayan ni Emilio Aguinaldo, ano? O bayan ni Kienan. So ganyan po tayo niloloko, no? After napatayin si Rizal, niloko na tayo ng INTSEK, ano? Ay sila rin yung pumatay kasi sila ang may interest sa Pilipinas na agawin ang Pilipinas sa mga Pilipino pagkatapos ng Spanish colonization. At yan po ang nangyari, ano? So after nung Spanish colonization and after World War II, inagaw nga ng mga Fujian Chinese ang bansa natin para i-privatize. Ano po? So ganun po 'yan. Kaya mapansin niyo mga pangalan nitong mga politicians na ito na mga INTSEK ang nakalagay diyan sa munisipyo minsan o kaya sa mga barangay, yung mga project, ano? So ganun po ay mga kalsada, mali 'yan. Dapat tanggalin yan, ano? Dapat project yan ng buong Pilipinas, ano? Hindi specific names, no? Okay? Project of the Republic of the Philippines. Ganun lang. Okay, bakit kailangan lagyan pa natin? Eh, alam mo naman nasa Pilipinas ka. Ang pinaparami nila itong mga witchcraft history na ito, mga pangalan nila, dahil yun nga pinagmamalaki nitong mga INTSEK, mga pangalan nila, ano, ng ancestors nila. Kaya mapansin mo, ang mga kalsada natin puno na ng mga pangalan kasi ang pinagmamalaki nitong mga INTSEK na ito sa Pilipinas ay yung sinasabing proud names nila, no? Ito po. 'Yan yung sinasabi dito. 'Yan yung sinasabi proud names, ano, kasama diyan si Emilio Aguinaldo, ano? So hindi ganyan ang pagkakagawa ng Pilipinas na sinasalaysay ni Dr. Si Rizal kundi yung kalulatian ng Diyos na may likha ng bansang Pilipinas, yun ang kanyang pinagmamalaki. Ano po? At saka yung mga bagay na nasa langit na saksi ni Dr. Si Rizal, ano? So tinatawag natin na bansa ang Pilipinas na may sariling atmosphere. Ano po? Ayan. At kung saan ang lupain ng Pilipinas dito ay uuwi ang alikabok ng ating katawang lupa, no? Dahil dito kinuha ang ating katawan. Inanyuan ng Diyos, no? Pag sinabing Eden, dito inanyuan ng Diyos ang katawan ng kauna-unahang Pilipino. Ano po? Ganun po ang ibig sabihin, no? Pag sinabing Eden, no? God created
man from the dust of the land of our country. At pagka namatay ang katawan, dito rin natin inililibing. Ano? Kaya yung mga sementeryo, dapat sabi ni Dr. Rizal, huwag ninyong gambalain. Ano? Huwag ninyong abalahin. Huwag ninyong pakialman. Huwag ninyong i-privatize at kung ano nung gawin ninyo. Kaya yung mga may subdivision dyan na Chinese-Pilipino, magbabayad kayo, hindi sa inyo yung lupang yan. Ano, yan ay sa Pilipinas. Ibabalik ninyo yung sinubdivide ninyo, ha? Kung hindi, uuwi kayo sa China, ano? Ayan, ha? Diba? When cemetery is enveloped in dark night, and there alone, only those who have gone remain in vigil. Oh, wag niyo daw, disturb not the rest of their mystery. Ayan, bakit kinakailangan may misteryo? Kasi hindi nyo nga po pwedeng burahin na kasaysayan ng mga kahit mga patay. Yan po ang misteryo niya. Kasi pag binuran nyo ang mga taong nakalibing dyan sa libingan na pampublikong cemetery, parang binuran nyo kasaysayan ng Pilipinas. Kaya yan, ipipreserve yan. Kaya kung sino man yung mga mayor, INTSEK na mayor, na gumawa ng kalukuhan dyan, firing squad kayo, ano, na binago nyo yung kasaysayan ng mga cemetery dito sa Pilipinas, mali yan. Kung ayaw nyo ma-firing squad, umuwi na kayo sa China. Yun po ang ibig sabihin yan. Dahil sa batas ng Pilipinas, ayon kay Dr. Rizal, magpapa-firing squad kayo dahil siya nga, binigay nga niya ang buhay niya, oh. Nagpa-firing squad siya, no? Hindi niya sinuko doon sa Kastila. Saka sa INTSEK yung buhay niya. Hindi siya kumuha ng buhay ng kaibigan niya para ialay sa ancestors niya, no? So dito sa kasaysayan ng Pilipinas, pag binasa mo itong last farewell, itong mga tao dito sa paragraph 2 at saka itong si Dr. Rizal sa paragraph 1, hindi sila kumuha ng kaibigan nila para yung dugo nila ialay nila sa ancestors niya sa China o kung saan man, ano? Yan po ang ibig sabihin ng may Ultimo Diyos, hindi po yung pag-aalay ng dugo ng mga Pilipino para sa Chinese ancestors. Ano po? Kaya mali itong mga lukulukong itong hayop na itong INTSEK na to na China, no? So pag sinabing last farewell, pag-aalay po yan ang buhay ng mga Pilipino laban sa mga mananakop, mamamatay tao, mga alipin. Hindi yun yung papatayin ninyo kapwa nyo Pilipino, aalipinin ninyo, at pahihirapan. Hindi ganyan ang history ng Pilipinas na sinasabi ni Dr. Rizal. Ang tunay ng Pilipino, ipagtatanggol mo ang kapwa Pilipino, ipagtatanggol mo ang bansang Pilipinas. Kung ikaw mismo politicians ka, o politicians kayo, ang nagbabanta laban sa mga Pilipino at tinatakot nyo, ay dapat kayong i-firing squad. Yan po ang sinasabi ni Dr. Rizal. At yung pong bawat Pilipino, ano, hindi pinagbabawal ni Dr. Rizal ang ROTC or pakikidigma para ipaglaban ang luklukan ng Diyos, dahil ang Pilipinas ay luklukan ng Diyos, hindi po ito luklukan ng Fujian dynasty, ano, o politicians. Luklukan po yan ng Diyos, kaya tumigil na kayo, ano. Ikaw, kunwari ka pa makadyos, ha? Ikaw, sino pangalan mong buang ka? Na German, ang tatay mong buang ka? Si, ano? Yung kunwari, praise the Lord. Si Cayetano, ano? Ikaw, Gonggong kang Cayetano ka, tumigil ka ng makapagkunwaring Diyos ka, ha? Hindi ka naman totoo makadyos. Gonggong. Kung makadyos ka, alam mo ang last farewell. German ang tatay mo. Ang magulang mo, ano? Ay, nako, magbasa-basa ka nga. Gunggong ka, umalis ka na dyan. Nagnanakaw ka lang. Ano, ng mga tax ng tao, ano? So ngayon, hindi sa inyo ang Pilipinas. Yan ay pag-aari ng Diyos, kaya tumigil na kayo dyan. Basahin nyo ito. Itong last farewell, ano? At na maintindihan ninyo yung kalukuhan nyo. So ngayon, ha? Ang tunay na Pilipino nag bibigay ng buhay para sa Pilipino, hindi pumapatay, hindi tumatanggap ng drugs galing sa China. Dahil si Dr. Rizal,
Ano? Hindi ninyo pwedeng gamitin yung dugo niya para patayin ang mga Pilipino. Oh, kasi yung dugo ni si Rizal ay nagbibigay ng buhay. Ano? Basahin niyo ito. Para kayo ay matigil ng katiwali, mga katiwalian ninyo sa kasaysayan. Ano? So, ang bawat Pilipino daw ay nagbibigay ng buhay para sa bansa. Hindi kumukuha ng buhay ng Pilipino. Pag sinabing kumukuha ng buhay ng Pilipino, nagnanakaw ng tax. Ano? At tumatanggap ng lagay sa China. Ano? Naluluko sa Pilipino at tinatanggap yung sinasabing lagay ng China. Ano? So, ganun po yan. No? Hindi nyo pwede na pikiin ang kasaysayan ng Pilipinas para ang buhayin ay yung dynasty ninyo sa politicians. Ano? Kaya kalukuhan yung kamangmangan mo kay Tano, wala kang alam sa kasaysayan. Ano ba yung pinagsasabi mo? 400 years kang sinakop ng ano, Kastila, and then sinakop ka ng Americano 40 years. Walang katotohanan na sinakop tayo ng Amerika. Tinuruan lang tayo kung paano magbasa ng last farewell ni Dr. C. Rizal sa Bill of 1902. Pagkatapos noon, niliberate tayo. O, tapos sasabihin mo, ikaw naman ang sunod after American. Malaking kalokohan yung kagaguhan mo. Ha? Kung German ka, kaitano, sakupin mo yung Germany, hindi yung Pilipinas. Loko-loko ka. Sinasabi nating loko-loko ka dahil hindi mo alam basahin ito. Sinasabing ito papunta-punta ka pa sa China. Gonggong. Hindi yan, hindi ganyan si Dr. Jose Rizal na ang Pilipinas ay ipinasakop sa ibang bansa. Loko-loko ka. Isa kang gonggong. Basahin mo nga ito. Ilang beses sinabi ni Dr. Jose Rizal na ang Pilipinas ay mahal na mahal niya at hindi niya pinagkakanulo. Napakagonggong mo ko ah. Kung kayo ay inaano nyo ang Pilipinas, minamahal, hindi nagkakaganyan-ganyan. Basahin nyo nga ito. Yan. Ano ba sinasabi ng pambansang bayani? Tapos sinasabi nyo, walang bayani ang Pilipinas, mga loko-loko. Kung walang bayani ang Pilipinas, walang bansa ang Pilipino. Yan ibig sabihin yan. Kaya sabihin nyo na walang bayani ang Pilipino, walang bansa ang Pilipino. Hindi pwedeng ganun. No? Sa last farewell, limang beses ni Dr. Sirisa sinabing may bansa siya at yun ay pag-aari ng Diyos, hindi pag-aari ninyong politicians. Kaya tumigil kayo ng pangluloko nyo, ha? Oh. Ayan. Ano ba sinasabi niyan? Panalangin nyo, hindi nyo entertain yung shabu ng Fujian. Saan bagalan nyo yung Fujian? Yung ano, yung shabu sa Fujian, di ba? So, sinabi ba ni Dr. Jose Rizal, kunin mo ang buhay ng mga Pilipino? Pinalalabas nyo kasi, pinatay ng sundalong Pilipino. Ano? Walang sundalong Pilipino noon. No, ang sundalo noon, sundalo ni Emilio Aguinaldo. Mga Chinese-Pilipino, mga INTSEK. Ganun yan. Ayan, sinasabi ni Dr. Jose Rizal, yan ay hindi para sa inyo. Ano? Kaya huwag niyong paglulukuin ng mga totoong Pilipino sa kasaysayan dahil hindi niyo magagantso sila. Ano? Kaya yung mga dugong dayuhan, pupunta kayo dito, magpupolitisyan kayo at magnanakaw lang ng tax. Ano? Wala sinasabi si Dr. Jose Rizal na gantsuhin niyo ang Pilipino, ha? Oh. Ano ba sinasabi ni Dr. Jose Rizal dyan? Diba, yan ang sinasabi niya? Wala siyang ibang gustong makita kung hindi yung sinasabing bansa niya. Hindi yung bayan ninyo. Saka nakakita na si Dr. Jose Rizal may bayan na Pilipinas. Ha? Ang pangarap nyo ay tulad ni Dr. Jose Rizal, ano?
Yan ang pangarapin ninyo. Ano ba yung sinasabing pangarap niya? Makakita ng mga Pilipino yung bansa nila, hindi yung kanilang dynasty sa China. Oh, eh itong mga INTSEK, ang gusto nila pakita pangalan ng dynasty nila eh. Kaya kung ano-anong ginagawa dyan sa Philippine history. Ano? Basahin nyo nga po kung kayo ang sinasabi dito, individual people or individual politicians, ano? So, patunay lang na kayo ay manluloko, ano? Kaya ako taas ang sinasabing manluloko dahil ang dami nang nagbuwis ng buhay dahil sa mga kagaguhan ninyong mga politicians, ano? Nagnanakaw din kayo ng tax eh para sa ancestors nyo at sa mga apo-apo ninyo. Eh, may sinabi ba dyan si Dr. C. Rizal? Di ba sabi, wag ninyong bigyan ng kahihiyan ng bansang Pilipinas? Di ba? Sinabi ba si Dr. C. Rizal na hihiyain ninyo ang mga Pilipino sa pangalan ninyo? Wala naman, di ba? Tapos yung pangalan nyo, itatatak nyo kung saan-saan. Wala naman kayong nagawa kundi magnakaw. Yan ang sabi ni Dr. C. Rizal eh. Wag bigyan ng kahihiyan at ng kamalian at kapintasan ng bansang Pilipinas. Ano bang pinagagagawa ninyo? Diba, puro nakaw dito, puro nakaw doon. Diba? Yan naman sinasabi ni Dr. C. Rizal ah. Bakit kung anong ginagawa nyo sa kasaysayan na sasabihin nyo INTSEK siya? Kailanman si Dr. Ciro hindi siya nag-INTSEK. Hindi niya nanakawin yung sariling bansa niya para sa ancestors niya. Dahil ang ancestors niya, iniwan niya dito na may Diyos. Ganun yan. Yung mga ancestor niya, mga ancestor ninyo dyan sa China, ang gusto ninyo, kayo ang gumawa ng Diyos, kayo ang nagbigay ng buhay sa mga Pilipino. Walang ganyan, no? Hindi ganyan ang kasaysayan ng Pilipinas na sinasabi ni Dr. C. Rizal, ano? Hindi siya humingi ng dugo ng INTSEK, no? Para yun ang kanyang kilalanin. No? Dahil bago siya umilis, may mga INTSEK na at yun nga ang pumatay sa kanya. Itong si Emilio Aguinaldo. Eh bakit pumatay? Di ba pinatay ang kasaysayan? Ano pang pinatay niya? Yung sinabi ng si Rizal, di ba sabi ng si Rizal, bansa ang Pilipinas. Bakit tatawagin ninyong bayan? Karating bayan ba itong kwan? Itong mga bansang nandito? Ala, hindi naman. O di ba? So mga loko-loko talaga kayo, mga historian kayo, mga INTSEK ha? Pag sinabing Eden, ha? May sariling atmosphere yan. Hindi yan tungkol sa lahi ninyo ang pinag-uusapan. Ha? Walang lahing pinag-uusapan dito si Dr. C. Rizal. Ang tinatawag na bansa ay merong sariling atmosphere. May space. Yun ang sinasabi niya. So, kailan magkaroon ng space dito si Domingo Lamco? Di ba? So, pag nanakaw lang ng kasaysayan ng trabaho nitong si Domingo Lamco. Hello? Gusto niya yung space na ginawa ng Diyos, yung atmosphere, yung valleys, gusto niyang nakawin dun sa Diyos. At sasabihin, ang mga ancestors niya sa China, ang founding father ng atmosphere ng Pilipinas at mga karagatan. Malaking kabulaanan yan. Huwag kayong maniniwala na si Jose Rizal ay INTSEK dahil bahagi yan ng pagnanakaw nito mga INTSEK dito sa UNCLOS. Ano? At saka kung maniniwala kayo, mga kabataan Pilipino, na bawal ang ROTC, hindi binawal ni Dr. C. Rizal. Sinasabi ni Dr. C. Rizal sa paragraph 2, patayin ninyo yung mga magnanakaw, yung mga mamamatay tao, patayin ninyo. Huwag ninyo kaya pumatay ng kapwa Pilipino. Patayin ninyo sila. Yung mga nang-aalipin dito ng mga INTSEK, patayin ninyo sila. Yan ang sabi ni Dr. C. Rizal. Kasi ayaw ni C. Rizal na sakupin ng mga mamamatay tao na dayuhan ang Pilipinas. So, kung hindi ninyo kaya, tumawag kayo ng sweet foreigner, yung mga karating bansa natin, para patayin itong mga magnanakaw na ito.
O yun ang sinasabi ni si Rizal, ano? Kasi para maging mapayapa ang bansang Pilipinas at mawala daw yung mga magnanakaw ng lupa, magnanakaw ng dagat, magnanakaw ng kasaysayan, at magnanakaw ng tax. Kaya yung mga magnanakaw ng tax, patayin daw, sabi ni si Rizal. Ayan o, sa paragraph 2. O, ganun yan. Ayan, kung hindi yan papatayin, naalipinin kayo, sabi ni si Rizal. O, basahin nyo, linawin nyo. Hindi naman ako nagsabi niyan eh. Si Dr. si Rizal. Ano ba? O, ano ba ang ibig sabihin ng other give you their lives? Hindi ba? Tapos, ano yung ibig sabihin ng sinasabi ni Dr. si Rizal dyan? Sige nga, kayo nga mag-unawa kung hindi kayo nakailangan. Ayun o. Basahin nyo. Kung malinaw ang isip nyo, other give you their lives. Di ba? Ano ba sa pagkakaunawa nyo yan? Ha? Bibigyan ng buhay yung INTSEK para kayong patay ng INTSEK. Ha? Pinapatay na nga kayo sa gutom ng INTSEK eh, dahil ayaw kayong papuntahin dyan sa dagat natin. O, diba? So, yung tunay na Pilipino, ha? Ay nagbibigay ng buhay para sa bansa, hindi para sa INTSEK. Ano? Hindi para sa bansang Pilipinas. No? So, ang pagbibigay ng buhay, anong ibig sabihin ng pagbibigay ng buhay? Ano? Pagsunod sa bansang Pilipinas. Pag sinabing pagsunod, you surrender your life, no? Under the law of the Philippines. No? So, at yung buhay ninyo, no? Sabi dito ni Sir Rizal, ay ibibigay nyo lamang para sa bansa nyo, hindi para dun sa dayuhan. No? Na masasama. Kasi mayroong sweet foreigner eh. So, yung sweet foreigner, kakampiyan ng ating pambansang bayani. Ano? So, ganun po yan. So, yan ang ibig sabihin po niyan na mga katagang sinasabi ni Dr. Sisa kung paano niya minamahal ang bansang Pilipinas. Ano? Binibigay niya ang buhay niya para lamang sa mga Pilipino. Ano? So, yung ibig sabihin, pag Pilipinas, ang ibig sabihin ng Pilipinas, ano? Piniling ina ng mga bansa. Ina ng mga bansa sa silangan. Okay? Kaya magandang pangalan yung Pilipinas. No? Isa kang piniling ina ng mga bansa. Pag sinabing ina ng mga bansa, diyan galing, no? Si Eva at si Adan, ina ng mga bansa sa silangan. Okay? Kaya nga tinawag na Eden. Ibig sinabing Eden, ina ng mga bansa. Ano po? Bakit nandito po ang ina ng mga bansa sa Pilipinas? Dahil nandito po sa Pilipinas ang Diyos. No? Doon po sa mga ibang bansa dyan, Diyos na lang po ang nandyan, maliban sa Israel at sa mga nananalig doon sa mga bansa na sumasampalataya ng Diyos ay bansa ng Israel, ano po, ay sila po ay mga anak ng Diyos. Ano po, yung mga sweet foreigner na yung si Rizal na nananampalataya sa Diyos, ano, na ang Eden ay pinagmulan ng lahat ng tao, ano, ayan po ay kaibigan ni Dr. si Rizal. Pero pagka sinabi na po nila, na sinabi po ng isang dayuhan na ang Pilipinas ay gawa ng INTSEK, pinagmulan ng INTSEK, ayan, hindi po totoo yan. No? Kasi hindi po pinapaliwanag ni Dr. si Rizal na yung China ay Eden at yung Diyos ni Dr. si Rizal ay yung INTSEK. Ano? So, sinasabi dito ni Dr. Rizal ay tungkol lamang sa bansa niya, ano? Walang tungkol sa INTSEK dito, ano po? Hindi niya minahal kahit sinong INTSEK dito, no? Kundi yung bansang Pilipinas lang. Dahil alam niya, ang papatay sa kanya ay INTSEK. Ang papatay sa kasaysayan ng Pilipinas ay INTSEK. Alam niya po yan.
No? At yan nga po ang nangyayari. Tama yung prediction niya na ang papatay sa kanya itong si Emilio Aguinaldo. Ano? Kinuha ni Emilio Aguinaldo ang buhay ni Dr. Jose Rizal at saka ng kanyang kababata. Ano po? So, dito sa kasaysayan na sinasabi ni Dr. Jose Rizal, wala siyang kinuhang buhay kahit yung sweet foreigner, hindi yung dugo niya ng sweet foreigner ang inialay niya sa bansa niya, hindi yung hindi siya nag-alay ng kahit sinong mamamatay tao. Ano? So, itong mga Fujian Chinese, nag-aalay sila sa bansa nila sa China ng mga mamamatay tao. Nagpaparami siya ng mga kabataan, mga kabayan na miyembro ng People's Liberation Army. Katulad nitong si General Yepe na binabanggit dyan. Ano? So, itong mga INTSEK, iba ang kanilang kasaysayan. Ibinibigay nila yung buhay ni Jose Rizal at saka yung bansa ni Jose Rizal doon sa mga lulo nila sa China. Di ba? Oh, tingnan niyo po. Di ba? Sino ba ang binibigay nila dito? Di ba? Pag-aralan niyo. Di ba? Si Jose Rizal, ibinigay nila doon sa ancestors nila. Tapos yung dugo ni Jose Rizal, inialay nila sa ancestors nila at saka yung Pilipinas, inialay nila sa ancestors nila. At yung ancestors nila, yun ang pinagmamalaki nila dahil yung daw ancestors nila ang founding father ng Pilipinas na tinatawag nilang New China. Ano po? Dito sa totoong kasaysayan ng Pilipinas na sinasabi ni Dr. Rizal, ano po? Iba ang pinapahalagahan ni Dr. Rizal. Ang pinahalagahan niya dito, unang-una ay yung naghahari na Diyos. Pangalawa yung bansa niya, no? Pangatlo yung dugo niya at saka dugo ng mga Pilipino. Ang dugo niya at saka dugo ng Pilipino, hindi nila binigay sa sweet foreigner. Hindi niya binigay sa hangman, sa mga oppressor, hindi niya binigay sa magulang nila. Ano, may mga magulang sila dito, di ba? Ayan, oh, parents, kapatid. Hindi naman sila nagbigay ng buhay doon, di ba? Ang binigyan nila ng buhay yung Pilipinas. Isinuko nila yung buhay nila sa Pilipinas. So, ang ibig sabihin nito, ni Jose Rizal, ang mga magulang nila, tunay na kapatid, babae at lalaki, at tunay na kaibigan, ibinaglatanggol ang Pilipinas alang-alang sa Diyos. Yan po ang ibig sabihin ng may ultimo Diyos. Hindi po dapat ipagtanggol ang Pilipinas alang-alang sa ancestors ng mga INTSEK. Wala pong ganyang kasaysayan dito sa Pilipinas. Ano? Walang ganyang binitawan si Dr. Jose Rizal na ialay, mag-ROTC kayo at yung buhay ninyo, ibigay ninyo sa INTSEK. Walang ganyan. No? Yung buhay daw ni Dr. Jose Rizal, no, ay para sa bansa lang. Yung sinasabi diyang yours, ano po? Ang ibig sabihin po ng yours diyan, bansa. Ano? For your sake alone. Kasi ang pamamaalam na ito ay hindi pamamaalam sa mga individual persons na taga China, no? Kundi para sa Pilipinas lang. Di ba? So, nasan ba ang Pilipinas? Ang Pilipinas wala sa China. Di ba? Kaya, bawal sabihin na ang Pilipinas province ng China kasi hindi po tinawag na province ni Jose Rizal ang Pilipinas, ano? Kundi bansa. Kaya ang isang bansa, wala pong bansa na nasa loob ng isang bansa. Kaya pagpatay sa kasaysayan ng Pilipinas ay pagpatay yan sa Filipino civilization. Pag sinabing Filipino civilization, kasaysayan po yan ng hininga ng ating mga magulang mula kay Adan. Ano po? Ganon yan. So, ang buhay daw ni Jose Rizal at buhay ng kanyang mga kaibigan, kababata, at mga Pilipino na mga katipunero, ano, hindi nila binigay kahit kanino. Binigay lang ay sa bansang Pilipinas. Ano po? Ayan ang sinasabi. Yan po ang ibig sabihin ng other give you their lives. Ano? So, meaning, yan po yung mga nag-ROTC at yan po yung mga nagsundalo. Ano? Na pinagtatanggol ay hindi ang dugo ng INTSEK kung hindi ang bansang Pilipinas. Ano? Hindi po dugo ang pinag-uusapan dito bansa. Ano? Ang dugo po dito ibinibigay sa bansa. Hindi po ibinibigay doon sa INTSEK. Ano? So, wala pong ganyang kasaysayan dito sa sinasabi ni Dr. Rizal. Ano?
So wala wala ditong sinasabi si Dr. Si Rizal na gusto niyang makita yung INTSEK, no? Gusto niya makita niya yung makita siya ng buwan, ano? Okay. So kasi ang pinag-uusapan nga po dito ay isang bansa, ano, na nakikita ng isang buwan, ha? Na natatanglawan ng araw, ano? At may sinasabing sariling atmosphere, ano? Yan po ang sinasabing bansa, ano? So yan po ay hindi tungkol sa dugo ni Kiyena na isang sindikato, ano? Si Kiyena na isang sindikatong INTSEK, ano? At itong sila Aquino, at yung founder ng PDP, mga PDP Laban, malaking sindikato yan ng China dito sa Pilipinas, ano? Yan mga kabataan, mga kabayan, ay mga sindikato yan. Kaya natin sinasabing sindikato, pinakikipaglaban nila pangalan ng bayan, no? Hindi pangalan ng bansa, no? Pangalan ng bayan nila ay yung flag nila na si Emilio Aguinaldo na mamamatay tao na sa halip na magpasumuko sa bansang Pilipinas, ang pinasuko niya ay yung si Andres Bonifacio, si Dr. Rosirizal at saka Katipunero. At yung mga Pilipino, niloko nila, akala ng mga Pilipino patriotism ang ginagawa nitong buang na itong hype na ito na anak ng dragon, itong si Emilio Aguinaldo, no? Lumabas ang katotohanan na pinalalabas nitong mga witchcraft historian ng China na founding father ng New China rin itong si Emilio Aguinaldo, no? Kasi inilan niya po yan dito, ano? Siningit po yan dito sa talaan ng mga INTSEK, ano? Si Jose Rizal, no? Hindi po INTSEK si Jose Rizal. Kaya kung sino yung gumawa ng kasaysayan na ito sa Wikipedia, Gonggong kayo. Gonggong na INTSEK kayo, ha? Tumigil na kayo ng kagagantso ninyo, ha? Magbasa kayo ng Ultima Dios, ha? Hindi ito tungkol sa mga lolo ninyo, ha? Gonggong, kung gusto nyong lukuhin yung apo ninyo, at saka yung civilizations nyo, kayo-kayo ang maglukuhan, mga Gonggong na INTSEK, ha? So, kayo mga Gonggong na INTSEK, kaya ako sinasabing Gonggong, marami na kayong pinatay at ninakaw na tax sa Pilipinas. Unang-una itong si Lucio Tan, ano? Involved yan sa mga nakawan ng lupa at saka reclamation project ng China dito sa Pilipinas, no? Meron pang pananagutan itong si Lucio Tan sa pagnanakaw niya ng $900 million, no? At kasama dyan yung SM, ano? Yung Shumart, no? Huwag kayong manloko, ha? SM, ha? Marami na kayong niloko. Magbabayad kayo ng mahal, ha? Kayo ang founder ng New China. So, yung SM ninyo, isusurrender nyo yan sa bansang Pilipinas para sa danus perwesyo na ginawa ninyo. Dahil pag sinira nyo ang kasaysayan ng Pilipinas, ang sinira ninyo ay civilizations. Kaya maituturing kayo na terorista. Kasi ang pinapatay nyo dito sa kasaysayan ng Pilipinas ay dugo ng Pilipino, ano? Ang sinasabi ni Dr. Rizal dito na Eden, dito galing ang dugo ng Pilipino sa lupain ng Pilipinas. Yan ang salitang Eden. At ang nagbigay ng dugo sa Pilipino sa lupain ng Pilipinas, ha, ay ang Diyos. At ang hininga ng buhay ng bawat Pilipino galing din sa Diyos. Yan ang meaning ng Eden. Ha, nasa paragraph 1, ano? Line 2, ano? Ang bansang Pilipinas ay Eden. Hindi pwedeng ang Eden, nagdating ang mga INTSEK na dito at si Rizal ay clean na bilang anak, ano? Hindi niyo pwedeng palabasin na si Dr. Jose Rizal ay lost son of China. Dahil si Jose Rizal alam niya ang sinasabi niya kung nasaan siya, kaya hindi siya lost. Hindi siya pinatay ng Pilipino, ano? Basahin niyo dito sa paragraph 1 at saka paragraph 2, hindi siya pumatay ng Pilipino, hindi siya pinatay ng Pilipino, ano? Ang sinasabi sa last farewell ni Dr. Jose Rizal, pumatay ng mga magnanakaw at nadayuhan, pumatay ang mga tao ng mga ang Pilipino, patayin yung mga tao magnanakaw, mamamatay tao, huwag ditong paramihin sa Pilipinas yung mga dayuhang mamamatay tao at saka dayuhang mga nangaalipin at dayuhang mga oppressors o nagpapasakit, ano, ganun yan. O si Jose Rizal po nagsabi niya na hindi ako, binabasa ko lang, ha. Magbasa kayo para maintindihan nyo, ano? Ngayon,
para mawala na ang patayan na yan, suko nyo na ang buhay nyo. Dahil kung hindi kayo taga dito, umuwi kayo sa bansang China. Hindi kayo dito manatili dahil makakaroon lang ng World War III po. Ano? Kasi hindi papayag ang mga Pilipino na patungan nyo ng kasaysayan na piki itong bansang Pilipinas. Dahil itong sinasabi ni si Rizal, hindi po ito pamimiki. Ito po ay pagpapaliwanag na ang bawat Pilipino ay magpasa ng kanilang cross, ano? Hindi magpasa ng baril para patayin ang kapwa Pilipino. Ano? O ibon lang ang alagaan at saka umawit ng kapayapaan. Hindi po matay ng mga Pilipino at bintangan ng Pilipino na siya ang Pilipino na pumapatay ng mga anak ng INTSEK. Kayo ang dayuhan dito sa Pilipinas. Huwag kayong gumawa ng kalukuhan para hindi kayo patayin ng mga kaibigan ni Jose Rizal na dayuhan, ha? Na mga mabubuting kaibigan o allied force, no? Ang sinasabi dito ni Dr. Jose Rizal, ano? Kung kayo ay merong katawan na galing sa lulo nyo, saan man kayo galing, nalupain, doon kayo bumalik. Kasi si Dr. Jose Rizal, ang ibig sabihin niya, kung saan kinuha yung alikabok ng katawan niya, ha? Doon yun ikakarpet o isasahig. Ano? Ibig sabihin, hindi nyo pwedeng nakawin kahit yung alikabok ng katawan ni Jose Rizal para dalhin doon sa China. Dahil hindi naman tinawag na Eden ni Dr. Jose Rizal yung China, dahil wala namang Eden na nasa Sea of the Orient na tinawag na China. Wala sa Sea of the Orient, ano? Ang China. Wala po sa karagatan ang China. Yan po ay nasa kalupaan. Ano po? Kaya nga sinabing perlas, ano, yung Eden ay tinawag niya na perlas, no? Kasi ang ibig sabihin niya, paraiso ng Diyos, bansana ng Diyos na nasa karagatan. Eh wala naman sa karagatan itong China, kaya paano nyo ipapaapo sa China si Jose Rizal? Mga Gonggong. Sorry, pero totoo yun eh. Niluloko nyo kasi ang Pilipino, kaya ganyan ang ginagawa natin sa inyo, ano? Eh di ba ganyan ang sinasabi ni Tulpo? O di gayahin natin si Tulpo, Gonggong. O di ba? Gonggong ka. O di ba? Tama ba Tulpo? O yan, kaya kung naniniwala ka Tulpo na si Jose Rizal ay INTSEK, Gonggong ka. Ha? Ganun 'yan. Ngayon, kung may ninakaw ka na pera, ha? Ibalik mo, ano? Huwag mong gamitin 'yan sa programa para propaganda, ano? Yang kwan mo. Yang tulpo-tulpo na yan, i-centralize yan sa buong bansa, hindi sa iyo lang. Hindi yung ikaw lang ang sikat. Kasi nawawala ng trabaho itong mga attorney natin. Yung mga attorney natin, gagawin dapat yan na sila ang mag-aakto bilang tulpo. Hindi yung ikaw lang. Nasa iyo lang yung batas. Mali yan, ano? Isira mo yung sistema ng batas, ano? So, dapat mga mambabatas ay gampanan nyo yung tungkulin ni Tulpo, hindi yung si Tulpo lang ang gagampanan yung tungkulin nyo. Malulugi kayo. Masisira ang batas, ano? Puro batas bibig na lang. So, ganun yan. Kasi, ang nangyayari kasi, ginagawa niya lang kahihiyan ang mga Pilipino, wala ng privacy. Ano? Puro kahihiyan ng Pilipino ang dinidisplay dyan sa programa. Kaya dapat yan, ay hindi dapat ganyan ang batas na napipilitan ang tao na lumapit kay Tulpo, no? Dahil sa mga dumadami ang mga krimen, dahil wala nang nananalig sa saligang batas natin. Ganun 'yan, nagkakagulo-gulo na. So ngayon, kayong mga dayuhan, ano, wala sinasabi si Jose Rizal dito na magdala kayo ng baril, magdala kayo ng drug lord, magpapasok kayo ng mga INTSEK, ano? Sabi dito, kung kayo pupunta dito sa Pilipinas, no, wala kang ibang tungkulin dito, no? Kung dadalaw kayo sa isang araw, kundi magdala lang ng bulaklak, hindi magdala ng mga dugo o magnakaw ng dugo ng Pilipino. Dahil ang last farewell, hindi ito nakawa pag nanakaw ng dugo ng Pilipino, at hindi ito pag nanakaw ng buhay, o hindi ito pagkuha ng buhay, kundi ito yung paghahandog ng buhay para sa bansang Pilipinas. Ngayon, tandaan nyo, ano? So, ngayon, at yung drama na yan ni Emilio Aguinaldo na babantayan niyang may barel,
Hindi mo kailangan bantayan na may baril yan si Dr. Si Rizal dyan. Bantay dyan ng mga walang baril sa kuan, sa libingan ng bayani, no? Bawal yan dito sa Last Farewell. Patahimikin nyo na si Dr. Si Rizal. Okay ba? Kasi ang gusto niya ay kapayapaan. Hindi yung magpaputok kayo ng baril dyan pagka mayroong dignitary ng China. Nagmamalaki kayo na pinalalabas nyo na pinatay ng Pilipino at binabantay ninyo si Osiris sir kahit napatay. Yan ay malaking kalukuhan yan. Ano? So tigilan nyo na yung pangluloko sa kasaysayan ng Pilipinas dahil walang ganyang kasaysayan ang bansang Pilipinas na tulad ng ipinararamdam nitong mga Aguinaldo kulto ni Aguinaldo. Ano? So ngayon, kulto ni Aguinaldo, walang ibang layunin yun kung hindi baguhin ang kasaysayan ng Pilipinas at papasukin ang People's Liberation Army. Ano? Kasi walang ginawa itong mga kulto ni Emilio Aguinaldo kung hindi puro kalukuhan ang pinagagawa eh, di ba? Ayan, kulto ni Emilio Aguinaldo lahat dyan, no? Mga INTSEK na yan, no? Kaya yung kulto na yan, yan ay umayon sa saligang batas ng Pilipinas at ibalik nila yung ninakaw nila ng mga tax at saka ibalik ang preamble at saka ang national territory natin. At ibalik yan at i-cancel na yan, burahin na yung history na si Osiris ay INTSEK dahil walang katotohanan na si Osiris ay INTSEK at walang katotohanan na tinawag ni Osiris na ang Eden niya ay itong China. Ano? Pag sinabing Eden, hindi galing sa China ang dugo, hindi galing sa China ang kaluluwa, hindi galing ang hininga ni Osiris sa China. Okay? Ang hininga ng buhay ni Osiris galing sa Diyos at Diyos ito ng bansang Pilipinas na pinaghaharian ng may likha ng buhay ng lahat ng tao. Buhay ng sweet foreigner, yun ay Diyos ni Osirizal. Buhay ng mga Pilipino, yun ay Diyos ni Osirizal. Itong mga taong walang Diyos, ano, ang kinikilala nila, hindi yung Diyos ni Osirizal. Ano, yung kanilang sinasabing mga ancestors, ano? Ayan, no? Ito mo naman, ancestors ang nauna sa kanila. Diba? Kay Dr. Si Rizal, hindi nauna ang ancestors, ano? Kundi yung Diyos. Ano? Diyos ang pinakamahalaga, ano? Hindi yung sinasabing ancestors. At hindi mahalaga kay Dr. Si Rizal ang buhay niya ni ang kanyang dugo, no? Kasi isinuko niya ngayon sa bansa niya, ano? Pag naisuko na ang dugo, hindi na pwedeng nakawin ng kahit sinong dayuhan. So bakit ito tinawag ni si Rizal na kaibigan at kaligayahan ni Dr. Si Rizal itong isang banyaga? Ha? Dahil hindi siya kumuha ng buhay ng Pilipino. Pinagtanggol niya ang Pilipino laban sa mga dayuhang INTSEK na mga komunista. So ito mga komunista ng INTSEK, walang sinasabi kundi digma ang bayan. Ay wala naman silang bayan sa Pilipinas. Hindi ba bansa ang Pilipinas o? Oh. Kaya nga yan, illegal na banggitin na ang Pilipinas ay bayan. Illegal po yan. Ha? Illegal. Wala sa kasaysayan na tinawag na pambansang bayani na bayan ang Pilipinas. Walang pambayan na bayani. Ano? Kaya yung sinasabing mga makabayan dyan, bayani ng bayan, hindi bayani ng bansa. Kaya iba po ang bayan kaysa sa bansa. Ang bansa ay may sariling hari. No? At yung Diyos natin, hindi yan naghari sa bayan. Naghari po yan sa bansa. Yan ang tandaan nyo. Kaya hindi dapat tawaging bayang magiliw ang bansang Pilipinas, kundi bansang magiliw. Bansang giniliw. Ano? Bansang magiliw, hindi bayang magiliw. Ganun po yan. Ano? So, yan na po. Tapos na po tayo. No? Ulit-ulit lang natin dahil itong mga manggagantsong INTSEK, no? Nakakainis, no? Mangluloko, no? So, hindi ganyan ang history natin. Ito po ang totoo. Itong sinabi ni Dr. Si Rizal. Ano po? Maraming salamat po. Merry Christmas sa inyo lahat. Merry Christmas, mga Dutertards. Merry Christmas, mga INTSEK. Ano? Umuwi na kayo sa Pilipinas, sa China. No? Huwag niyong
Huwag nyo idamay ang Pilipinas at ang Pilipino sa kalukuhan nyo at mga pangluloko ninyo, mga INTSEK, mga punan China. Gising na kayo, mga manluloko, mga manggagantso. Ano? Gumising na kayo sa kalukuhan ng lolo nyo. Ano? Walang bansa dito kayo. Ang bansa nyo nasa China. Umuwi na kayo. Ninyo po ayang pikiin ang istorya ni Dr. si Rizal. Uwi na. Uwi, uwi, uwi. Mga manluloko. Gumawa kayo ng kasaysayan doon sa ano nyo, sa China, hindi dito sa Pilipinas, mga Gonggong. Tapos na. Wala na kayong kasaysayan. Stop na kayo dito. Magbabayad na lang kayo, no? Standby lang po yung mga Pilipino, yayaman tayo, ano? Dahil yung mga kinurakot nito, mga INTSEK na ito, na tax, ano? During the time of Emilio Aguinaldo, mula nung pagdating ni Mr. Domingo Lamco, hanggang ngayon, yun ang pagbabayar nila at lalaya sila sa buong Pilipinas. Wala silang lupa dito. Yung existing na lupa na yan dito nila, isusurrender nila sa Pilipino, ano? Lalo na yung sibilyar, yung gumawa ng mga ng loko dyan siya, nagkuha ng mga peaking titulo, ano? Gumawa ng mga peaking titulo, ano? Illegal yung 1987 Constitution, ano po? Bakit illegal? Tinanggal niya yung salitang bansa at saka yung historic right and legal title ng Pilipino, ano? Kaya yung gumawa ng mga subdivision from the time of Marcos or from the time of Domingo Lamco ng mga INTSEK, tapos na historian yung umuwi na kayo sa China, ano?